Gusto mo bang magmamakaawa siya sa sobrang pagmamahal sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At bago ko umpisahan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Ryle Ace, hello, Jane Soyman from Riyadh, Saudi Arabia, Ashley Kim from Doha, Qatar, hello po sa inyo. Lorna Marie Ramos, Mayan Bakiao from Saudi Arabia, and last, Iris Ann Carbonell from Kuwait. Hello po sa inyo and Happy New Year po sa lahat. At kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So, ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell. Paano siya magmamakaawa or magmamakaawa siya sa sobrang pagmamahal sa inyo. Kung ikaw ay hindi ninyo ito nararanasan na ang inyong partner ay nagmamakaawa sa inyo, ito ang gagawin ninyo upang maramdaman ninyo paano siya magmamakaawa na mahalin ka or magmamakaawa siya dahil sa sobrang pagmamahal sa inyo. Ito ay pwede mong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, hindi lamang ito para sa mga magpartner. Pwede rin ito sa inyong ex kung gusto mong gawan ang inyong ex at ma-realize niya na sobrang mahal ka pa niya. Or ma-realize niya na mas matimbang ka pa pala kaysa sa bago niya. So, ito ay pwedeng gawin sa ayon sa magka-LDR, kung magka-LDR kayo, kahit hindi pa kayo nagkikita at yung tipong sa cellphone lamang kayo nagkakilala at nagka-relasyon, nagmamahalan. So, pwedeng-pwede ninyo po itong gawin. So, dahil ito po ang lagi ko rin ginagawa para sa aking partner upang magiging matatag kami sa isa't isa kahit na magkalayo kami. And soon, I hope na magkasama na kami. And kahit na malayo kayo, gawan ninyo ng mga rituals ang inyong mga partner, lalong-lalo na kapag LDR kayo. Dahil isa yan ang mga rituals na ating mga sandata upang hindi tayo ipagpalit or hindi tayo lulukuhin ng ating partner. So, habang hindi pa nagluluko ang inyong partner, okay naman kayo, masaya kayo sa inyong pagmamahalan, so gawan nyo na, huwag ninyong hintayin na magluko bago ka pa gumawa ng aksyon, dahil yun po ang pinakasakit na matagal na kayo, lumalalim ng lumalalim ang inyong pagmamahal sa kanya, at saka pa nagluloko, saka ka pa ipinagpalit dahil nasa malayo, dahil mas deserve niyang mahalin yung nasa malapit. So, hindi naman talagang deserve mahalin yung nasa malapit. So, mas deserve mahalin yung nagmahal din sa kanya. Pero, sadyang meron talagang taong ganyan na kahit na alam niyang mahal na mahal ka, hindi ka pinagpalit, siya lang ang minahal mo, pero nagluloko pa rin. So, ayun, gawa natin sila ng paraan para hindi sila magawa magloko. Dahil ako, ganun po lagi ang ginagawa ko sa aking partner upang hindi ito magloko kahit hindi kami magkasama. So, ang materials na ating kailanganin dito is kailangan natin dito ng maliit lamang na papel. So, maliit lamang at kailangan din natin dito ng panulat. Kahit anong klaseng panulat, pwede kang gumamit ng ball pen, color pen, pencil pen, lapis, color pencil, kung ano man ang meron ka na pwede mong ipagsulat. Pwede po yon. At kahit anong kulay ay pwede mong gamitin. Ang importante ito po ay makapagsulat. Kailangan din natin dito ng isang butil na bawang na malusog.
So, ibig sabihin nun, kailangan yung makatas na bawang. Makatas at yung malusog talaga, fresh na bawang. So, ito po ang ating mga bagay na dapat ihanda sa paggawa ng ritual. So, kapag okay na, kailangan na i-empty mo ang inyong isipan. Empty, ibig sabihin nun, ay ihanda mo ang iyong sarili. Wala kang iniisip na mga problema. Walang gumugulo sa inyong isipan at buo ang inyong loob sa paggawa at hindi kayo nagdududa sa dapat ninyong gawin na ritual. Kapag ready ka na, ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa nito. So, ang unang-una mong gagawin is kailangan na isulat mo lamang ang pangalan at apelyido ni Target dito sa itaas. Isang bisis lamang po. So, pangalan at apelyido ni Target isulat mo dito sa itaas. At ang inyong intention. So, isa lamang ang inyong isulat dapat. So, pangalan, apelyido ni Target at ang ating healing. So, ang healing natin is isulat mo dito, magmamakaawa ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Isang bisis lamang po. So, again, isang bisis yung pangalan niya at apelyido at yung healing, magmamakaawa kang sa sobrang pagmamahal sa akin. Pagkatapos mo itong isulat, ang gagawin mo ay ilagay mo itong bawang na ito sa papel. Ilagay mo dito sa gitna at tutupiin mo ito papunta po sa inyo. So, kailangan na ibalot mo ang bawang na ito sa papel ng mahigpit. So, kailangan na mahigpit ang iyong pagkabalot nito. So, tulad ito. At kung ikaw ay ikaw ay kanan na magsulat or kanan ang iyong ginagamit sa pagsulat, so ilagay mo dito sa kanan. Kung ikaw naman ay kalawite or kaliwite, ang gagawin mo ay dito mo ilagay ang papel. Pero kung ikaw ay kanan, ilagay mo dito sa kanan ang papel. Kailangan hawakan mo ito ng mahigpit na mahigpit na mahigpit ang papel na ito. Hawakan mo at banggitin mo ito ng 7 beses yung pangalan niya at apelyido. At sabihin mo dito, magmamakaawa ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Pangalan, apelyido, magmamakaawa ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Pangalan, apelyido, magmamakaawa ka sa sobrang pagmamahal sa akin. So, kailangan na sobrang higpit ang pagkahawak mo dito. Mahigpit talaga. So, pagkatapos nun, kapag nasambit mo na ng 7 beses yung pangalan, apelyido, at yung healing natin, hawakan mo ng paganon. So, dalawa na namang kamay na paganon. At mag-visualize ka, think positive, matutupad ang iyong mga sinasabi. Kailangan na buo lamang ang iyong loob sa paggawa at tiwala sa iyong ginagawa. So, pagkatapos ka mag-visualize kung ano man yung nasa isipan mo, kailangan na mga positive lamang ang nasa isipan mo, ang gagawin mo ay ilalagay mo ito sa ilalim ng inyong unan ang iyong ginawa. Ilagay mo ito hanggang maramdaman mo na tumalab na ang inyong ginawa. So, ayun po. Gawin ito sa araw ng Tuesday or di kaya'y Friday. Pwede naman sa ibang araw kung ito ay kabilugan ng buwan. So, laging tatandaan ng ating mga ginagawang ritual. Huwag na huwag mo po itong laging mamadaliin ang talab at lalong huwag laging isipin na may ginawa kang ritual para sa iyong partner. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.